Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Habang nagluluksa itong si Zui na pinagmamasdan ang kanyang daddy na itong si Dr. Tanyag ay bigla naman ding dumating itong si Annalyn sa kadahilanan na agad naman din itong napalingon itong si Zui sa kanyang kapatid na itong si Annalyn at agad naman din itong naaalala ni Zui na si Annalyn umano ang dahilan kung bakit nawala ang kanilang ama na itong si Dr. Tanyag kung kaya't agad naman din itong nilapitan ni Zui itong si Annalyn at sinisin ito ni Zui dahil si Annalyn umano ang dahilan kung bakit nawala ang kanilang ama. Kung kaya't labis-labis naman din itong nasasaktan itong si Annalyn sa kanyang naririnig galing sa bibig ng kanyang kapatid na itong si Zui at agad naman din itong nagsalita itong si Annalyn at sinabihan nito ni Annalyn ang kanyang kapatid kung bakit si Annalyn na naman umano ang sinisisi ni Zui nawala naman umanong kinalaman itong si Annalyn sa mga nangyayari sa kanilang ama at hinding-hindi naman umano nito magagawa ni Annalyn na ipapahamak ang kanilang ama na itong si Dr. Tanyag. Ngunit hindi nito pinapakinggan ni Zui itong si Annalyn dahil tumatak sa isipan ni Zui na si Annalyn umano ang dahilan kung bakit umano nawala ang kanilang daddy kung kaya't agad naman din itong ipinagtabuyan ni Zui itong si Annalyn at sinabihan na umalis umano ito sa burol ng kanyang daddy dahil wala umano itong karapatan itong si Annalyn na makita ang kanilang daddy. Wala umano itong karapatan itong si Annalyn na makita ang daddy ni Zui dahil anak lamang umano ito sa labas at si Annalyn umano ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang ama kung kaya't agad naman din itong umiiyak itong si Annalyn at nakikiusap kay Zui na huwag umano nitong gawin ni Zui na ipagtabuyan itong si Annalyn kahit sa huling sandali na makakasama umano nito ni Annalyn ang kanyang ama na itong si Dr. Tanyag kung bakit ipagkait pa umano nito ni Zui. At habang nakikiusap itong si Annalyn kay Zui ay dumating naman din itong si Dr. Lindon kung kaya't ipinagtanggol naman din ito ni Dr. Lindon itong si Annalyn at sinabihan nito ni Dr. Lindon itong si Annalyn na baka nakakalimutan umano nito ni Zui na mayroon umanong karapatan itong si Annalyn at agad naman din itong napatingin itong si Zui kay Dr. Lindon at sinabihan nito ni Dr. Lindon na sa ayaw umano at gusto ni Zui ay wala umano itong magagawa dahil may karapatan umano itong si Annalyn na makikiramay sa kanyang ama na itong si Dr. Tanyag. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.